ka Becky. So dito tayo ulit sa channel ko na Mad Max Moto Parlor by Becky Works Edel Llamas. Search nyo sa YouTube yan, type nyo lang yung pangalan kong Edel Llamas. Makikita nyo na agad dito yung YouTube channel ko. So ito rin naman tayo, another day, another blessings po galing kay Lord sa taas. So good day mga ka Becky. Ito naman tayo, another day, another project. So Aerox ang gagawin natin ngayon. Papalitan natin siya ng left and right domino switch. Tapos maglalagay tayo ng mini driving light. Then parang hindi siya, pero mag-a-advance wiring din tayo sa passing light. Na may gagawin akong bagong concept na diagram na pag nagkasindi, pwede siya mamatay. At the same time, saka lang sa bubusina. So subukan natin kung uubra. Since yung busina nito may nagkabit na dati, gawa ng... So hindi ko na sila gagalawin, pero dadagdag lang ako, magtatap lang ako. Sana hindi bumigay interrupter niya. Maglalagay tayo ng eagle eye sa likod, tapos dual color na LED na ice blue yellow, saka baba. Mga eagle eye, harap likod, underlight. So simple na yung gagawin, so stay tuned lang kayo, papakita ko kung paano yung finished product. Siyempre matagal-tagal gawin to, kailangan, ang electrician niya ako sa inyo, hindi lang basta umilaw, kailangan combination ng malinis na gawa sa aquatic. Hindi pwede yung testing, o umilaw, okay na yan, umilaw na. Hindi tayo pwedeng gano'n. Kailangan maayos lahat. So, stay tuned lang kayo mga ka-Becky. Papakita ko ngayon yung wiring niya. Ito. So, yung customer ko, shout out. At siyang humawak ng camera ko. So, dito po siya i-splice. So, ginawa niya, nalagay na rin siya ng switch na pang sporty, pang Mio. Pero sa nakita ko, eh, hindi naman maayos yung pagkakatap. So, kumukurap yung ilaw nito. So, ipapower up lines ko rin, anti-kurap. Pero hindi ko masasabi kung kakayanin kasi yung busina nga nito is naka-interrupter na. So normally kasi malakas magpa-blink ng mga ilaw yan at malakas din makapundi. So titignan natin ulit, gagawa tayo ng sarili kong linya. So stay tuned lang mga papa. So mga ka-Becky, ito yung katapusan ng Aerox natin. So, meron siyang atom, dual color eyeline, dual color signal light. Yung busina niya nakakabit na dati pa, hindi ko na siya binago. So, ito gumawa ako ng bagong diagram ng multifunction na passing light. So, hindi na kailangan ng maraming switch para sumabay sa busina, para sa sumabay yung atom, sasabay din sa busina, sasabay din yung headlight. So, ito ginawa ko rin yung advance na kahit nakasindi, pwede siyang mag-passing light, mamamatay siya. So, i-demo natin. Hindi ko araw. Papa, ikaw umawak nito. So, ako mag-demo. So, dati na siya may busina. Kapag-atap na rin yan, nasa'y murat. So, patay lahat, passing light. So, yung atom niya, passing light. So, gusto mo low lang. Mas maganda to kung... hindi atom ang gamit, laser gun lang, single lang na kulay. So low lang ginamit niya, na rin siya mag-passive pa rin. Okay. Pero pwede naman patayin mo lang. Mamatay siya. Sasabay naman yung busina. High beam ka sa headlight, syempre kahit ipasig mo yan, wala na. Hindi na siya mamamatay. Pero pwede siyang magpasig pa rin. Kaya rin lang, sumasabay lang ang busina. Dati kasi yung iba yung ginagawa natin, pag bumusina, dun sumasabay yung passing ng mga buwano. Ito naka-high na, hindi ka na pwede magpasig. Pero ako, ito pa rin yung passing. Mamamatay siya, saka na matutunog yung busina. Sa example, patay headlight. Atom lang yung sa mo. Kasi passing pa rin yan. Pabaligtad naman. Reverse naman siya. Okay, pwede rin mamili ka high. Pero wala na siyang busina. Ito mo naman,
Pabaliktad nga. Ibig sabihin, sisindi yung high beam niya sa passing light. Pwede siya mamatay na lang. Kasabay naman yung kusina. So, kung ayaw mo na nag-high beam siya, gusto mo yung kabilang ano naman, yung reverse naman niya. Kailangan sa kusina pa mag-trigger. Kumbaga yung passing light ko, multifunctional na ginawa ko. Gumawa ko ng sarili diagram ulit. So, patayin natin yung ato. Single naman tayo. So, naka-domino switch na rin siya. Pinapert na rin ako. Nasar. Ice blue. Lighting siya, under light. Okay, headlight. Time. Okay, yan. Nakasindi na rin pati yung ato. Tutukan mo, Papa. Nakapawang up times to, walang kurap. Naka-interrupter pa yan. Sorry to guys, hindi ako nagkabit ng kusina niyan. Pinawang up na lang. Dati na nakakabit dyan. Beware lang ako. So ayan, tignan nyo ulit. Naka-lights on lahat, pati yung eagle eye. Walang kurap. Hindi mo ipigit. Okay, nakasindi lahat dyan. Ipapassing light natin. Kapalit tayo. Ipapasingan. Pero yung switch ko, ito pa rin. Hindi na mapapasing. Tatak original ako nagpauso ng Jan switch. Tingnan natin yung voltmeter. So lights on lahat siya mga papa. Tingnan nyo yung voltmeter. Hindi bumagsak. Still, 14.4. Hindi nagbawas. Bukas ang headlight, bukas ang atong, bukas ang eagle eye. Naka dual color, bukas ang eye light. Pusina ako. Nagbabawas. So, yan yung quality wiring natin na power up, anti-crap line. Tapos, yung passing light natin na multifunctional. Isang switch lang ginamit natin, pero pwede siyang mamatay. Kahit nakapatay, pwede mag-passing light. Pag nakasindi, pwede rin mag-passing light. So, meron siyang mga choices kung gusto niyang bumipigit yung mata, namamatay siya, or umaangat yung high-end beam niya. Tulad nga, nakasindi lahat. No? Pag pinasing mo, wala. So, pwede na yan. Sasabay yung musina. Ito, nakalo. May passing yan. Walang headlight, may passing pa rin yan. Okay. Buksan natin yung ato. May passing pa rin yan. Gusto mo namamatay siya. Yung atong, ayaw mo siya nag-ahay. Ayaw mo lumabas yung bilaw. Pwede siya pumaligtan. Kasabay pa yung kusina. Walang atong. Headlight lang. Low. Passing. Mamatay siya. Or, mag-ahay beam siya. Naka-high beam ka. Lokasyon, siyempre. Nakasabay tayo sa high. Pag-passing mo, wala. Ayan. So mga ka-Bekis, subscribe lang kayo sa channel ko. Kasi sa susunod na video, ilalabas ko yung diagram kung paano ko ginawa yon. Yung, kumbaga, ang level ng wiring na expertise na. Papakita ko sa inyo paano natapos yun. So salamat guys, subscribe lang kayo.